Charlotte. Charlotte. Kamusta na, Charlotte? Laki na ni Charlotte, ah. Oh. Lumaki na sa bukid si Charlotte. Ayan po si Charlotte, guys. Meet ko lang sa inyo para makilala nyo ang pusang Charlotte. Siamese cat, si Charlotte. Ayan ang kanyang pwesto, guys. Diyan lang yan siya lagi. Okay. Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel KAALAMAN Online. Andito na naman tayo guys para magbigay ng isang informasyon dito sa ating ito pong inyo nakikita, ito pong BSP series coin 2016. Meron akong tatlong piraso nito eh. At tinignan ko ito at pare-pareho, pero alam nyo guys, meron po kasi nga dalawang klase itong 2016 na ito. Merong isang common, itong aking hawak, itong tatlong piraso na ito. At isa pong klase, ayun po ang ating hahanapin at tatalakay ngayon. At bago na tayo magpatuloy guys, sa mga bago lang dito sa ating channel, huwag po ninyong kakalimutan mag-subscribe pagkatapos nyo pong manood at ibukas ang notification bell. Nasa ganun po guys, palagi kayong updated kapag meron po tayong bagong content. Ayan guys, check nyo guys, baka meron kayo na itong 2016, halungatin nyo na yan, lahat ng inyong 2016, dahil baka yung isa dyan ay yung pong hard to find or rare na. Hindi natin masabi kung rare na ba yung isang type na itong 2016 na ito eh. At pupuntahan ulit natin yan sa numista para tiyakin at siguraduhin kung anong klase po yung dapat nating hanapin. So, huwag nyo po kayo maglilipat guys. At tapusin nyo po yung video para sa inyo rin po ito. At nabibigyan ko kayo ng maganda-ganda informasyon sa ating pagkukolekta ng mga barya. At inuunahan ko po kayo guys. Hindi po ako bibili nitong coins na ito. Binibigyan ko po kayo ng informasyon. So, ayan. Tara, samahan nyo ulit ako sa numista. Okay guys, ito na ulit tayo sa numista. Ayan, 1 piso magnetic. Yung series po na yun, ano? Yung series po na nandito, sa mamaya pakikita ko sa iyo sa baba, yung series nitong BSP series coin na ito na 1 piso. Mga magnetic po ito. Kung meron po kayong magnet niya, subukan nyo po para mapatunayan nyo kung magnetic. At yung mga old coins na simula, yung minted mula 1995 hanggang 2003 ba or 4, kung di ako nagkakamali. Mga non-magnetic po yan. Kung may magnet po kayo, pwede nyo pong testingin niya para mapatunayan. So ayan dito guys ang kanyang features ng mga ng coins na ito, no. At may tatlong klase rin kasi itong 2016 na ito. I mean na itong 1 piso. So ayan, papakita ko lang sa inyo para ma-refresh po kayo. Ayan yung die type na tinatawag itong 1 piso na ito. Die 1 1995 yung example. Ayan po. Makakapal po yung script ng die 1. Mapapansin nyo agad dyan. Tapos yung cogwheel, mabababaw lang yung ipin, yung gitna na bilog na may gear. Ayan po yung cogwheel na tinatawag. Itong dito naman po, makikita nyo medyo thin script, manipis po ang script niya. Ayan, dito medyo kita nyo naman yung differences guys, no? Tapos ito pong die 3, itong nasa kanan, yung pinakadulo. Ayan po yung die 3 na tinatawag. Frosted po yun. Ayun po. So nawala ah. Babalingan ko lang. Nagka-cancel na itong aking cellphone. Ayun guys. Gusto nyo lang po makita ang tatlong klase ng 1 piso na BSP series. Napunta lang kayo dito guys sa Limista. At yan. Diretso na tayo dito sa year na 2016 para mapag-usapan natin ng mga talakay na natin ito. Ayan. Saan na ba yun? Mukhang nawawala pa yata. Dito lang yan. Dito pwede yan mawala. Ayan. 2016. Okay, ito guys, 2016, dalawang klase lang siya pala guys. So, kita nyo naman agad, diba? 2016, 4% at may 2016 na 0.8%. So, ayan guys, ano ko ba ipapaliwanag ito? Kung hindi gumagana yung aking utak ngayon. Hindi, joke lang guys. Okay, 2016, ano? 4%. Ayan, bold letter sa reverse 2. So, nagsisimula sa reverse 2. Wala pong reverse 1.
So itong aking hawak ay reverse to. Yung common po sa yung XF po na yan, ibig sabihin po XF na yan is extra fine. So meron pong extra fine dito sa Navista. At ang kanyang value po ay 5 piso, 5.09, halos sa 6 pesos na po ang value na itong extra fine, ano. So kung meron kayo mas maganda sa extra fine, ibig sabihin mas mataas po yung value sa 5, maaaring 10 pesos kung mas maganda ang condition sa extra fine. Ayan, tapos ito ang sinasabi ko guys, yung 2016 sa baba na 0.8% bold letters reverse 3. Ayan, wala akong makita eh, yung tatlo ko puro reverse 2 yan, so mukhang hindi na rin ganun kadali itong hanapin. Ayan, so ayan ang inyong targeting guys. Yung reverse 3 po na sinabi ko kanina, ang palatandaan po niyan para siyang frosted, yung mga script niya po is malalaki, especially yung year na 1993, malalaki po yun. Ayun po ang inyong magiging palatandaan sa reverse 3. Nung una po ako nakakita ng reverse 3, hindi pa po kasi ako masyadong nagre-research noon, ano. Ang akala ko doon is error coin. So nai-content ko pa nga yun eh. So pasensya na lang about doon, pero nandoon na yung content ko, hindi ko na po yun na buburahin. Pasensya na, tao lang din nagkakamali, pero siyempre sa pagkakamali tayo natututo. Tanggapin ang pagkakamali at matuto. So ayun po yun. At yung mga nagko-comment po doon, ha, may nagagalit. So okay lang yun. Karapatan nyo magalit. Pero relax lang kayo, baka ma-hemlet kayo. Hindi ko nakasalanan yun. So ayun guys. At meron lang po akong konting advice, no, especially sa mga viewers at yung mga mahilig pong manood ng YouTube. Meron po kasing maraming nagko-comment, yung mga trolling dyan, yung mga bashers. Kung sino man ang mga bashers na mga panood nito, ano, please lang po, kung mayroon pong mali sa isang content ng isang vlogger po, kung gusto po natin i-correct or itama yung pagkakamali doon, pwede po natin i-comment yan na maayos. Kasi po, siguro kung nakapag-aral naman tayo, ano, tumutong tayo ng eskulan, tinuruan po tayo ng kagandahang asal. Tumanda na tayo ng ganito, di po ba? So, kung may mali sa isang content, pwede nyo po i-comment na maayos yan. Meron kasi mga nagko-comment dyan, basta na lang, nagmumura pa nga, ganito, ganyan. Ay, hindi po maganda yon. Bawal po yan sa policy sa community ng YouTube. So, pag ganun po ang isang comment, mare-report po kayo. So, maging respectful po tayo. At meron pa nga pong isang nag-comment, share ko lang din sa inyo guys, ano, para maging aware po tayo. Sabi niya sa akin, sa comment niya, nakakahiya daw ako, wala daw ba akong ibang trabaho at pinagluloko ko daw po yung mga viewers. Sabi, hindi ko na lang po siya pinatulan. So kung mapapanood mo po ito, wala po nakakahiya sa ginagawa po. Ginagawa ko, vlogger po ako. So yung kung meron man akong kikitain dito, secondary na lang po yun, bonus po yun. Hilig ko po ang mag-edit, hilig ko po ang mag-explain. Nasa dugo ko na yan. So wala po nakakaya sa aking ginagawa hanggat wala po akong naaapakan na tao. So ayan, maraming salamat po. Sa mga bago lang sa ating channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi ka pong updated. Until next time guys, maraming salamat ulit. God bless you all. I'm out.